Good morning mga ka-DIY. For today's video mga ka-DIY ay tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng paggagawa ng curb ganito. Curb sa pang Calandios oil. Nandito sa video mga ka-DIY kung paano gawin ito. Kung paano yung technique, ano yung diskarte sa pag-curb ng Calandios oil. Paano ba siya maging ganito? Pero bago ito mag-start mga ka-DIY, kung di pa kayo nakaka-subscribe sa aking channel, please paki-subscribe at paki-pindot nyo na yung bell button dyan sa baba para maging updated po kayo sa mga bago at susunod ko pa na i-upload ang video. Start tayo mga ka-DIY. Let's go! Itong una natin gagawin mga ka-DIY ito. Puputol tayo ng 9 cm yung puputulin natin dito sa ito. 9 cm. Tuloy natin dyan. 9 cm yung kukuhain natin. 9 cm. Itong tubo nga palang ito mga ka-DIY. Di 4. Ayan o. Di 4. Siya yung makapal mga ka-DIY. Yung eagle type. Yung pinakamakapal. Ito na mga ka-DIY. Ano ito? Di 4. Di 4. Tapos 9 cm yung cut ko dyan. Yung kinuha kong sukat. Yung taas nya. Saka di 4. Ayan. Eagle type. Kung bibili kayo mga ka-DIY, piliin nyo na bakal eagle type kasi matibay talaga yun. Saka mas maganda yung pagkabakal nyo. Sa paggawa naman tayo mga ka-DIY ng curb, ito naman yung pinakasukat ko. Ito yung sariling idea ko lang mga ka-DIY sa paggawa ko ng curb. Kayo na yung bahalang mag-adjust kung ano yung sukat na gagawin ninyo sa paggawa ng curb. Ito lang yung idea ko. Kanya-kanya naman tayong idea sa paggawa ng curb mga ka-DIY. Pero kung gusto nyong gayahin tong style ko na curb, pwede naman. Makikita niyo naman yung quality ng apoy nito. Pero depende pa rin sa inyo kung ano yung sukat na gagawin ninyo. Sa akin mga ka-DIY, ang sukat na ginagawa ko dito. Nasukat ako dito. Yan. Tapos nakuha ko ng 1/2 inch dito. 1/2 inch. Paganyan, pahaba. 1/2 inch yan, yung pinakahaba nung iko-curve. Tapos yun namang pagkating natin yung pinakasukat. Ang style ko lang dyan mga ka-DIY ganito. Same size lang nitong ruler, ay nitong metros. Ganyan o. Gaganyan nyo lang yung metros. Tapos gaganyan ninyo. Ayan sa mga isukat. Ganyan lang. Gaganyan lang yung metros. Yan. Tapos sa kabila. Tapos sa kabila ulit. So yung laki lang nitong metros, nasa 1/2 inch yung laki nito para pantay-pantay.
Ang sunod natin gagawin mga ka-DIY ito. Itong mga guhit na ito, diyan natin gagrinderin. Gagamitin natin itong grinder para diyan sa mga guhit. Diyan natin siya gagrinderin. Ano yan, nasa 2 times yung gagrinderin. Papakita ko sa inyo ganito siya. First step ay grinder muna tayo ng isa. Pakita ko sa inyo. Ito na mga ka-DIY, na grind na natin. Yan yung pinakasugat niya. Ang sunod natin gagawin dyan, gagamitin natin ng martilyo. Pupukpukin natin. Pakita ko sa inyo. Ito na mga ka-DIY, ang nangyari sa kanya. Dumikit na yung kaninang magkakahiwalay. Yan. Nagsama ulit sila. Sana all. Ayan. Magkakadikit na sila. Ang gagawin natin dyan ulit. Paghihiwalay natin ulit sila. Ayan. Paghihiwalay natin ulit. Gagrinder natin. Isa pang grinder. Ito na siya mga ka-DIY. Matapos nating grinderin, ayan. Napaghiwalay na naman natin sila. Kung mapapansin nyo, mayroon na naman siyang pagitan. Magkahiwalay na naman ulit sila. Ang gagawin natin dyan, mamartilihin ulit natin. Pupukpukin natin para magsama ulit sila, magpisan. Sana all. Op, ito na siya mga ka-DIY. Ito na yung kinalabasan ng ating ano. Ito na yung curb ng Calandias Oil. Ganyan na siya. Ang ginagawa, hindi na wini-welding mga ka-DIY. Itong pagitan nito, hindi na ko gumagamit ng welding dyan. Pinababayaan ko na yung ganyan. Para meron siyang kaunting singawan. Ang naging sukat yan mga ka-DIY yan. 9 cm yung pinakabuka ng chamber niya. 9. Pumatak siya ng 9 cm. Pero itong ano niya, 4 inches itong chamber niya. Itong pinaka-chamber, yung pinaka-D4 na eagle type na yung makapal. Ayos mga pagkuhan doon, pakainin natin sa slot mo.